guys, what's up? So nandito tayo ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories para sa isa na namang bike check video. So eto nga pala guys, tayo matatagpuan yan sa Along MacArthur Highway, Binyang Second, Bukawi, Bulacan. Hanapin nyo lang yung Argo na yan, no? Binyang Second. Ayan. So shoutout din sa mga bikers na yan. So ride safe sa inyo mga guys. So magbabike check tayo dito ng isang road bike na kararating lang guys. Kung hindi ako nagkakamali, stout Porsche yata ito. Ito guys, okay, so ayun. So pakiramdam ko parang magkakaroon ako ng bike bukas. Ayan, biglang gano'n yun. Ganda na ito guys. So tala na. Bike check na natin ito. Ayan, excited na talaga ako. Check, oh ayan, oh, ganda nito guys. Parang pakiramdam ko talaga magkakaroon ako ng road bike bukas. Pwede na! Sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. Kung hindi ako nagkakamali, blue to guys. Medyo dark ng konti. Ayan. So medyo nagiging light lang kasi nasisikatan ng ating flashlight. Ayan. So light, glossy blue. Ayan. Na ang mga design niya may mga black, naka top coat 'yan. So dito tayo sa down tube niya. Sa down tube niya malapad 'to. Ayan, ang lapad niyan, guys, oh. Ayan. Then bandang baba, ayun. Ayun, oh. Medyo lumit na dito. Nagmukha siyang ano, saguan. Oh, tingnan niyo 'no. Nagmukha siyang saguan. Ayan. Flat 'to, guys. Flat. Ayan. Tapos mayroong salita or mayroong brand na stout. And then syempre meron tayong lalagyanan dito ng malamig na beer. Ayan. Tapos made from 6061 aluminum alloy nga pala ang ating frame. Ayan, nakasulat. At dito sa kanyang seat tube meron siyang lalagyanan ng pulutan. Syempre kung meron kang beer, meron tayong pulutan. At dito nakalagay Force Stout Racing Alloy. Ayan, so walang size. Kunin natin ang ating medida. Sukatin natin. So guys, ang sukat nga pala ng ating frame, 49 yung seat tube. Tapos 51 yung top tube. Ayan, 49, 51. Ayan, hindi ko alam kung ano size niyan sa ano, small, medium ba sa road bike. Ayan. Siyempre sa ibabaw, may makikita tayo dyang 700C. Tapos stout. Then yung warning. Yung warning guys, hindi na natin matatanggal yan. Forever na yung nandyan. So forever na kayong magkasama. At dito, syempre meron tayong makikitang model na Force. So pag kinapa mo lahat yan, makinis siya naka top coat. At dito sa kanyang head tube, medyo mataas or malaki yung head tube niya na hindi siya smooth welding guys. Na integrated ball bearing. Straight tube tayo guys, ha. Straight tube. Tapos sa harap merong logo ng stout. Tapos merong salita or word. Ayan. So ganun pa rin. Naka top coat pa rin yan. So medyo may bewang siya ng konti. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. So medyo may bewang siya ng konti. Ayan, sexy siya, oh. O, di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang seat stay. May nakalagay dyan na super light aluminum. Mamaya titimbangin natin to. Tapos, meron ditong bridge para sa lalagyanan ng tapalodo mo. Pabilog to guys. Pabilog. At dito sa kanyang chainstay, malapad to na medyo oblong na finlat to. Ayan, na merong nakalagay na Force. At dito dumaan yung kable ng kanyang RD. Then dito sa ilalim ng down tube, diyan dumaan yung kable nung RD saka yung preno. So kung makikita nyo, nakakable yung preno natin. Naka mechanical disc brake kasi tayo. Ayan. Okay, papunta dun sa baba. Then dito sa may bandang baba, meron diyang NLEX. Ayan, daanan ng kable. Ayan, oh. So dito tayo guys sa kanyang fork. Ang fork niya guys,
Palagay ko bakal to. Ayan. Wala kasi tayong dalang magnet. Pero palagay sa palagay ko bakal yan. Yung fork na yan. Then, meron ditong salita na stout. So, ganun pa rin. Naka top coat pa rin yan. Ayan, oh. So, medyo manipisto dito. Ayan. Ayan. At dito kanya sa kanyang hubs. Ang hubs niya, guys, ay bakal. Ayan, oh. Bakal ang hubs. Ball bearing yata. Tayo, guys, hindi ko makita eh. At bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs na gawa sa bakal. Wala siyang tatak, guys. Lagyan natin yung tatakbuhin. Ayan, oh. Bakal lang kanyang rayos or spokes. Tapos, double wall alloy na rim na may sticker na stout. Ayan, may sticker na stout. Palagay ko 20 millimeter lang to, guys. Itong double wall alloy na rim na to. At ang gulong niya, guys, tingnan natin kung may tatak. Walang tatak to. Pero ang sukat niya, guys, ay 700 by 28C. Ayan, guys, oh, wala siyang tatak. Pero pagpunta natin sa likod, titingnan natin. At punta tayo dito sa kabilang side ng gulong. Ayun, bakal pa rin yung ating hubs. Bakal na bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs na gawa sa bakal. Bakal ang spokes. Double wall alloy na rim na mayroong sticker na stout. Ayan o. At 700 by 28C. Ayan. So nawawala sa focus ang ating camera. Ayan. By the way, guys, naka-bolt type nga pala yung hub sa likod. Tapos sa harap, naka-quick release. Ayan o. At ang ating kaset, guys, ayan, pakinggan natin yung kaset. Ayan, so tahimik. Tahimik yung kaset natin. At base dun sa akin nakikita, guys, ito ay threaded. Pero ang ganda na itsura ng pagkaka-threaded niya, guys, oh, silver na silver. At bilangin natin yung speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, guys, 15 teeth yung pinakamaliit. At yung pinakamalaki, 24 teeth. Ayan, so pangarerang pangarera to. Ayan, 15 to 24. Ayan. At ang kanyang ano, RD, ay reflex. Sensor reflex. Ayan, ganda na ito, guys. So, plastic. Ayan, magbibigay lang ako ng review, guys, para dito sa RD, kasi ganito yung RD ko. So, plastic yan. So, maganda na kayo ng tornilyo dito kasi plastic lang to. Yung ganyan ko, guys, lumusot. Ayan, lumusot yan. So, nasira yung pinagkakabitan ng screw. So, pinalitan ko ng tornilyo na stainless. So, kung hindi nyo pa napapanood, guys, lalagay ko na lang dito yung link no, kung paano ko pinalitan yung body screw na yan. Ayan. So, mag-ready lang kayo, guys, ha. At ang pulley natin, standard size na plastic. Ayan, standard size. Standard sa ilalim, palagay ko oversize sa ibabaw. Ito. Itong guide pulley, oversize. Yung tension pulley, standard size. At dito tayo sa kadena. Ang kadena niya, guys, wala akong makita, nakalagay lang 20K. YBN pala, guys, ayun. Nakasulat na, YBN. Yan, di ba? YBN, ganda niyan. At dito tayo kanyang FD. Ang FD niya, sensor reflex din. Ayan. Tapos, ang crankset niya, bakal ang chainring, nawala sa lumalabo. Ayan. Ayun, reflex nga pala yung FD natin, guys. Baka hindi nyo nakita kasi malabo. At dito tayo ngayon sa kanyang crank arm. Bakal yan. 170mm. At ang chainring natin ay bakal din. Kung hindi ako nagkakamali, guys, 50 yung pinakamalaki. At siguro 34 to yung pinakamaliit. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, guys. Square tapered nga pala ang ating bottom bracket. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang seat clamp. Ang seat clamp niya ay alloy. Alloy yan. Tapos, ang seat post niya, bakal. Tingnan natin kung may sukat. Walang sukat. 27.5 by 300 mm to, guys. Ayan, 27.5 yung taba. Then, 300 yung haba na walang tatak. At yung pedal niya, alloy yata to, guys. Oh, alloy.
Aloy Lodi. Hoy naano ko na naman 'yan. Ayan oh, Aloy Lodi. At ang upuan niya, guys, ano to? Race ready. Pangarera na to. Ang haba oh. Ayan, patusok. Tapos manipis yung foam na medyo matigas ng konti. At makitid yung pinaglalagyan ng ating puwet mo yan, oh. Tapos dito merong hiwa. Ayan, dyan dadaan yung ihi mo pag maihi ka na. At dito merong uka, dyan naman dadaan yung utot mo. Ayan, oh, diba? Oh, syempre, dito tayo ngayon sa kanyang drop bar. Ayan, muntik na naman tayo magkamali. Muntik na masabing drop out. So, kunin uli natin yung medida, sukatin natin. So, ayan guys, sinukat ko ang kanyang drop bar. Ang drop bar niya, guys, 430 millimeter. Hindi ko masigurado sa inyo, guys, kung bakal to or alloy kasi wala tayong magnet. Ayan, pero palagay ko, guys, ano to? Hulaan na lang natin. Hulaan natin. Palagay ko alloy to, guys. Ayan, aray ko, sakit naman ng tambucho ng jeep na yon. Ayan, paki-correct na lang ako, guys, pero palagay ko alloy to. At ang ating stem ay 90 millimeter na alloy na gawa ng stout. Ayan, makikita nyo, guys, oh. Tapos, ang headset natin, guys, merong, ayun ba, naglalaban na ng tambucho dito, guys. May sumasagot. 10 millimeter to, isa. Tapos wala na, yun lang, isa lang. Tapos ito, dust cover. Ayan. Alloy din yata yung dust cap niya o dust cover. Tapos yung head cap niya, alloy din, guys. Ayan, o, oh, diba? At ito tayo ngayon sa kanyang lever. Hindi ko matatawag to na STI, guys, kasi ang STI ay 4 Shimano lang. So, ang lever niya ay reflex. So, magkasama na yung preno, saka yung shifter niya. Ito yun, oh. Ayan, oh. Balik natin. Ayun. Dito din yun, oh. Oh, ayan. Diba? Reflex nga pala yan, reflex. Ayan, oh. Ang ganda nito, guys. Tapos, naka-internal cabling tayo dito. Sininok tayo. Naka-internal cabling tayo dito sa kanyang drop bar. Ayan, ang linis tingnan, no? So, walang nakaharang na kable dito. Ang sarap maglagay ng action cam yan dito, guys, oh. Walang nakaharang, oh. Kitang-kita, ang ganda. O, punta tayo sa kabilang side ng bike. So, ito yun, guys, yung kabilang side ng bike. Siyempre, naka-disc brake tayo, mechanical. Kaya ang makikita mo dyan ay rotor. Ayan, oh, diba? Ang rotor natin ay 160 millimeter. Ayun. At ang caliper natin ay naka-IS mount na may tatak na windsip. Naalala ko yung road bike ko dati, windsip. Way back 2017. Ayan, biglang ganun eh, tagal na nun. At dito sa kabila, ayan, syempre ganun pa rin, 160 millimeter na rotor na walang tatak, tatakbuhin yan. At caliper na windsip pa rin na IS mount. Ayan, gustong-gusto ko ng IS mount. Safe na safe yan pag na-lost thread eh. Ayan oh, diba? At dito sa kabilang side ng crank arm, ganun pa rin. May tatak na stout. Bakal ang ating crank arm, 170 millimeter. Ayan, guys. Naka-internal cabling tayo dito. Dito sa preno, mali pala tayo. FD pala tong isa na to. Kanina nasabi ko preno. Ito yung preno pala sa likod, internal. Nandito sa top tube, pumasok. Siyempre, pag may pinasok ka, may ilalabas ka. Labas-pasok lang yan, no? Oh, di ba? Ayan, dito. Ayan. So, palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan. Ganda nito, guys. Promise. So, guys, ayan ang ating bike check ng Stout Horse. Ayan, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 9,500 pesos lang. Dito lang yan sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Ayan. So, ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at ang Google Map. Ayan, nakalimutan ko, guys, nagkakalaga nga pala to ng 9,500 pesos lang. Siyempre, dito lang yan sa Jacob. Ayan, no? So, kung nagustuhan mo, guys, ang aking video, huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo kung masasabi ninyo dito sa ating Binay Check na Stout Force. Pero kung magsasabi sa inyo, guys, 9,500, may road bike ka na, oh, na naka-internal cabling at STI loop. STI loop, eh, no? Ayan, wow. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So, hanggang dyan na lang, guys. Road to 3,000 tayo. Bye-bye!